Si Ricky Vinias, idol, nirereklamo po nila yung tulay po nila sa barangay Kalbayog, Malilipot, Albay. Dahil po idol sa nasira po ito noong pang bagyong Rolly at Ulysses po, hanggang ngayon po ay hindi pa daw po naaayos. So sa tulong po ninyo idol, tama, maasa po silang maayos po. Nakita ko ito, may video ito eh, na-review kanina eh. Pakita nga natin yung video. Ayan oh, delikado yung buhay ng mga tao dyan. Sinusugal nila yung kanilang buhay tuwing sila'y tumatawid. Lakas, paano kumaano dyan? Buti nga yung mga tao dyan, oh, nakuha pang tumawa, syempre. Kailangan din paminsan-minsan, huwag seryosohin yung problema. Oh, tingnan mo yung ali oh. Oh, delikado yun. Paano kung nadulas? Lakas ng agos. Kita mo yan. Oh, lakas ng agos yan. One miss you die ka dyan. At matagal na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin aksyon yung LGU. O sino ba dapat may responsibilidad dyan? LGU ba o DPWH? Sir Ricky, magandang hapon po, Sir Ricky. Yung pong tulay, yan po'y nasira nung nakarang bagyo. At delikado nga po yung mga tao nagtatawid-tawid pa rin. Eh, sabi ko nga, eh, nagpapatintero sa kamatayan yung mga gagamit niyang tulay na yan. Bakit hanggang ngayon, sir, walang ginagawa yung mga kinaukulan para pansamantala gumawa ng pagre-repair o diskarte na mapalayo po sa panganib kayo dyan? Dati po, sir, ginawa ito ng paraan na makadaan po yung mga motor. Kaso pag nagulan po, ay napakalakas lang ano, ng body ito sa aming lugar. Sino po bang responsable sa tulay na yan, sir? Yan po ba yung gobyerno nyo, congressman, mayor, barangay, o DPWH? Anong pangalan po ng tulay na yan, sir? Sir Ricky? Bulawan River, sir. Bulawan River po. Mayor Bulante, sir. Magandang hapon po, Sir Idol, Rafi, opo, opo, sa inyo at sa lahat yung mga nag-subaybay po. Opo, Sir Mayor. Mayor, alam niyo na po yung tulay na nag-iba yes, dyan po sa inyong lugar at opo, yung mga tao po, kawawa naman, delikado po, tumatawid pa rin sila. Paano kung nadulas at kita, naanod? Kita. Opo. Okay. Yan po ang, Sir Rafi, yung tinatawag namin yung barangay San Roque, Kalbayo Bridge. Opo, sir. Steel bridge po yung nag-iba or bumigay si Rafi. Okay. Then tama po yung sabi ni Ricky na talagang problema yan dito sa bayan ng Malilimot, si Rafi. Opo. Kasi may mga ginagawa na po kami dyan na paraan para makatawid ang mga tao. Ayan lang, pagka malakas ang ulan, siyempre malakas din ang baha. So yung temporary bridge na ginagawa namin, halos 6 na beses na, talagang nasisira po talaga. So kailangan talaga dyan ay yung permanent bridge na, yung pangmatagalan po ang dapat ilagay. Kasi kung sa amin lang, na kaso ng local government unit ng Malilipot, ay hindi po namin kakayanin na magpa-construct or mag-restore ng bridge na ganyan ka. Sa tingin ko kasi po malaki ang pondong kailangan. So therefore, kung malaking pondong kailangan, ang dalawang tanong ko po, una, kanino ho bang responsibilidad dyan na para masiguro na maayos na agad yung bridge? Yan ba kay governor, kay mayor, sa DPWH po, sir? Ang pagkakaalam ko po dyan, si Rafi, ang nagpagawa niyan ay DPWH. Okay, kayo ho ba yung nakipag-ugnayan na po sa DPWH tungkol sa... Yes, may resolution na po kami pinasa, address po sa First Engineering Office ng DP. Then mayroon na rin po kami kay sa provincial government na dapat magkaroon na ng intervention para ma-restore na yung yung kulay. Ako po yung nananawagan sa ating mga sa provincial engineering office then sa First Engineering Office ng DPWH at saka sa pati na sa national na pakitingnan po itong problema namin dito sa Barangay San Roque and Kalbayo kasi talagang matagal-tagal na rin po na dinaranas ng mga tao rito ang ganitong problema. Gaano katagal na so, po sir yan, Mayor? Nung tumama po si Bagyong Ulysses at saka yung kapangalan ko pong Bagyo Sir Rafi. Okay, matagal na po yan, Mayor. Ilang buwan na yan? Matagal-tagal na po si Rafi. Kaya kung titingnan po na, talagang nahihirapan na rin ang mga tao. Kasi taga rito rin po ako sa Kalbayo, Sir Rafi. Opo, yung nahihirapan po, mamamanage po ng mga tao yan. Ang hindi po nila kaya ma-manage ay yung disgrasya po. Nakatignan po siya ng sako na sir, baka mamaya may mga madulas yan, may mamatay, may maano, di po ba? Opo, may advice na rin po ako sa Barangay Council ng Kalbayo na pagka nagka-umuulan or nagkakaroon ng baha, dapat yung mga
barangay Tanos natin, i-utilize natin para mapagbawalan yung mga tao na tumawid. Well, kung wala na po talaga ibang matawiran, dapat talaga hindi lang pagbawalan, maghanap po ng alternatibong tawiran kasi mga tao, no choice sila, gusto nilang makauwi, gusto nilang makapunta sa bayan o meron silang importante pupuntahan, walang ibang madadaanan. Kung yan, edi sinusugal nila yung buhay nila pagtawid dyan, eh dapat kayo naman po sir, mga nakapwesto, ang gumawa ng paraan na para meron silang madadaanan na maayos na hindi nila nilalagay sa pangalib ang kanilang mga buhay, di po ba, Mayor? Totoo po yan, totoo po yan. Ma'am Bida, magandang hapon. Ganun po. Ma'am, pinag-uusapan po namin yung tulay dyan sa Barangay Kalbayog, malilipot. Opo, narinig ko po. Ano bang plano ni Governor? Ginagawa po namin dito right after the 3 typhoon, consecutive typhoon sometime mid of December. May mga report naman po yan na disaster. No? Okay. What we will do, what we can do, or what we did was, we came up with a list of all the mga destroso, di ba? Opo, opo. Man-made, bahay, food, etc. Lahat-lahat yun. Opo. And we should understand, now that's already on the fourth quarter of the year. Opo. And with COVID, where we already sacrificed a lot of projects para lang mabigyan ng atensyon ang COVID, opo, konti na lang natitira. Mm. But of course, ang probinsyang Albay, kasi parati naman kaming may disaster, opo, meron kaming quick response, at meron kaming allocation for disaster. Opo. But we never expected 3 typhoons in a row. Opo. Na grabe yung effect sa probinsya. Opo. Especially dyan sa District 1. Okay. So what we did, syempre, minimum budget na po yan, lahat ng reports, submitted din po yan sa National. And we are also asking for the support from National. I understand. Tapos, ma'am, in short, yung National, hindi po cooperative, hindi kayo tinutulungan. Ay, hindi po. Late, ito yung pong sasabihin ko. We also got an advice already, kasi may memo na ang DBM, kung ilan yung allocated sa bawat probinsyang tinamaan ng bagyo. So now po, we are in the process of reviewing all the list para makita namin, review the list, and then tingnan kung ilan destroso para mai-align namin doon sa budget okay, na ibinigay. Sige. Kung makakayanan ng National, then ando doon na yon. Kung hindi, bababa tayo sa provincial. But, syempre, tapos na yung 2020. Ang tanong, kailan po magagawa yung tulay na yan, madam? Sa ako po, kasi hindi pa namin nakikita yung final list. If you can give me until tomorrow, I can coordinate with PEO. And okay, then I can give you an update kung okay, yun ba nasa loob ng budget, kailan ba yan, nasaan ba yan. We can, okay, we can definitely give okay information. Sige, good. Now, ma'am, baka naman pwede kayong gumawa ng alternative na ruta na pwedeng daanan ng mga tao na hindi po nila nilalagay sa pangalib ang kanilang mga buhay. Sa akin po yan, wala yun yung problema. What is important, mag-usap po kami ng Malilipot and yung PEO. Kasi kung yun ang immediate na pwedeng gawin para safety naman ng tao, wala namang problema. Opo, yun. Kaso, sorry madam, kaso nakikita ko po sa video yung mga tao, sinusugal nila yung buhay nila tuwing tatawid. Paano kung nadulas ang lakas po ng agos pag umulan, eh siyempre yung mga tao wala silang ibang magamit na rota, sinusugal nila yung buhay nila tuwing tumatawid dyan. Yeah, I agree po. Wala naman, lahat po tayo gusto natin ng safety ng tao. But what is important, usap po kami. As far as the provincial government is concerned, I haven't seen a letter. Pero pwede kong tawagan ka agad si Ma'am, si Sir Rolly, walang problema. Okay. Tapos tulong-tulong siguro. Kasi ang National, may DPWH naman dito. Tulong-tulong, di ba? Apo, tama ma'am. Ma'am, siguro ang pinakamagandang gawin ma'am, si Mayor Rolly, si Governor Al Francis Bichara. Engineering Office. Engineering. DPWH. Ma'am, kung gusto niyo, pati ako tutulong. Di ba? Yes, para po naman yung mga kababayan natin dyan sa Albay, eh magkaroon naman ng maayos na tawiran. Oh, agree, 101%. Okay. Yes po. Mayor Rolly. Opo, sir. Opo, mukhang sir, wala ata kayong komunikasyon sa governor's office. Sa pagkakaintindi ko kay Ma'am Bida, miscommunication ata raw. Sa alam na po yun ng provincial government, sir. Kasi may mga tao na po ang province na bumisita sa dito po sa Nagipantulay. Kahit po kay Engineer Baclao, alam na po yan, pinabot na namin ang problema. Sir Rafi, oh, ma'am, if the communication po is directly with engineering office, I can coordinate with them and ask. Pero po sa office ko, hindi sila dumaan. So doon, I can help. Tawagan ko kaagad. Sa nakikita ko ma'am, si Mayor talagang umaaksyon. I think kulang na po siguro kayo sa governor's office. Pasensya na ma'am ha, kunting follow-up lang. At saka besides, ma'am,
eh si Gob, siya pala talaga dapat ang responsibilidad nito kasi project po ito ni Gob. Dapat si Gob pong naging masigasig dito, ma'am, para masiguro na itong tulay mabigyan agad ng pansin itong problema. Di po ba, madam? Naintindihan ko po yun, pero I just want to clarify, not just because I'm a provincial administrator, but nakikita ko rin po ang trabaho. Okay. Nang hindi lang po, talagang may mga pagkakataon na hindi naman lahat nabibigyan ng tugon kaagad kasi masyadong marami. Naintindihan ko po. Diba po? So it's a prioritization, but yes, I will coordinate. Ma'am, priority, I understand. I believe you. I'm with you. Trust me, 101%, sabi mo kanina. Pero yung bang buhay ng tao, hindi ba priority yun, ma'am? Priority po yun. Okay. Priority po yun. Pero as a part, diba po, kasi nauna din may mga pagkain, etc. Hindi ko po sinasabi na hindi yung buhay. Apa. Kasi ma'am, yung buhay ng tao dyan, tinataya nila yung buhay nila tuwing tumatawid sila. So dapat bigyan natin priority yung buhay nila. Yes, para po. Hindi mapanganib yung pagtawid nila palagi. Ano po? Agree. So ma'am, kailan namin maasahan na magkakaroon na po ng concrete solution dito sa problema ito at pangmatagalan na po, permanent? I will have to coordinate with PEO and then your team can text me para malaman po kung ano yung ang estado niyan. Apo. So ako po naman, kami mabilis naman dito mag-aksyon. Meron. Okay. So Mayor Rolly, Ma'am Bida, siya po yung binabansagang little governor. So siguro kayo po... Opo, magaling yan si Rafi, si Ma'am Bida. Magaling po yan. Hindi, ma'am, okay kayo talaga, ma'am, as a matter of fact. At least kayo po nakakausap namin and then bilang administrator, kayo pong tinataguriang a little gob. Wala po sa amin ang little gob. Tulong-tulong po kami lahat. At saka yung we give respect po doon sa agency, sa department na talagang yun ang expertise nila. Apa. So, in this case, I am the coordinator. I will coordinate. Ma'am, ako rin po, ma'am, yung aking programa, makikipag-coordinate po kami sa mga DPWH dito po kay Secretary Villar. Opo, kung pwede din po. Kasi pag masyadong malaki na rin yung gagastusin, hindi kaya, diba? We also need a national government to assist. But then, nabigyan na po kami. We have a DBM. Ah, meron na po. Oo, kahit po local government. Part of the DBM number 134. Opo. Yeah. Hindi, ma'am, ang gagawin ko, ma'am, kukuha ko ng latigo. Latiguhin ko itong mga taga-DPWs dito na para bilis-bilisan. Para sa kabayo ba? Yeah, bilis. Di ba? Diba? Gagawin po namin yan, ma'am. Promise. Gagawin po namin yan. Ha? Apo. Tulong-tulong lang po. Kami, tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong po lang po tayo. Po. Ma'am Bida, sobrang thank you, ha? Thank you din po. Thank you. Mayor Rolly, sobrang thank you, ma'am. From time to time, kami po yung makikipag-coordinate sa inyo. Okay lang po, Sir Rolly at saka Ma'am Bida. Sige po, sige po, Sir Rolly. Salamat po, Madam Bida. Thank you. At Sir Rolly, thank you po. Thank you. Sige po, Sir Rolly. Apo. Sir Ricky. Sir po, sir. Magtatawagan po si Odette, si Mayor Rolly, si Ma'am Bida, at saka tatawagan po namin yung DPWH. Bigyan niyo po kami ng konting panahon. Siguro po, by 1 week from now, meron na po mangyari talaga dyan. I promise you, okay? 1 week. Bigyan kami ng 1 week. Okay, sir? Okay po. Maraming salamat po, Sir Idol. Opo. Magkikipagtulungan po kami sa inyong mga taga-LGU yan. Okay. Thank you po, sir. Okay po. Thank you. Odette, subukan mo tawagan si Secretary Villar. Kudili kaya kung sino yung mga USEC ASIC dyan sa DPWH. Secretary Mark Villar, subukan mo. Si sir, nag-text muna kami, ring pa rin ang ring. Sabi mo kay Secretary Villar, kasi tatakbo naman siya pagka-senador, this is time na para Secretary Mark Villar, magpakitang gilas, tatakbo kang senador. Paano kung tatakbo kang senador, tapos mahina kang kumilos Secretary Villar, hindi ka mananalong senador. Hindi nga, di ba? If you will run for office, ngayon pa lang po, may placing ka na, abay dapat umakilos-kilos. Alangan ba naman kikilos ka pag nandiyan sa kampanya? Hindi pwede. Kumilos na kayong lahat ngayon. Kayong mga politiko, kumilos kayo. Kasi iniluklok po kayo dyan sa inyong pwesto para kumilos. Pasintabi, ah. Itong ibang mga politiko, wala akong pinapatamaan dito. Bato-bato sa balani. Sa panahon ng kampanya, kahit na hindi sila imbitado sa piyesta o sa isang salo-salo, funeral, pupunta yan. Ang kakapal na mukha, may abot na envelope. Nakikiramay po kami. Bibigyan ka ng envelope. Tapos doon, vote Poncio Pilato. Ano yan, ha? Lama yan. Ang kapal na mukha, maglalagay ng pera at yung pangalan nila para iboto. Ito yan. Panahon ng kampanya, pag may mga inuman, may ikipagtaga yan. Pag may mga binyag, magbubolunteer, gawin mo ako ninong. Hindi, gano'n naman talaga sila eh. Pagkatapos, kapag merong mga graduation, lagay yan. Tarpulin pa sila. Tarpulin. Opo. Tutulong sa graduation. Holy Week. Lahat niyang gagawin, exhibition yan. Pag sila po ay nailoklok na,
tumatago na po yan. Kakatok ka sa pinto nila, bibigyan ka po ng 200. Sasabihin mo, kailangan ko po politiko. Kailangan ko po sana ng pampagamot ng anak ko. Ano bang sakit ng anak mo? Kailangan po ng therapy. O yung ano ba yung magpapakimo. O sige, ito 100. Totoo po to, I swear. Marami na kami na inkwentong gano'n na bumabalik sa atin. Apo. Galing po ako kay congressman. Binigyan na po ako ng 100. Apo. Chemotherapy, 100. Sorry. Ayusin nyo naman po yung paninilbihan po sa taong bayan. Niluklok po kayo dyan para umaksyon, tumulong. Diba? At kayo naman po ng mga mutante, maging wise na po kayo. Huwag nyo tinatanggap sana yung binibigay na pera. However, kung talagang gipit na po kayo, sabi ni Cardinal Sin, ito, okay. Yung mga Cardinal Sin, tanggapin nyo, kasi kailangan nyo talaga, kapit sa patalim, bilhin yung mga pangailangan nyo. Tanggapin nyo, tapos huwag nyo po iboto. Bakit kanyo? Dahil yung pera pong yan, mga pinamimigay niya sa inyo, kung yan po may ginastos niya, kung saan man niya inutang yan muna, pagdating po siya ng time na naluklok siya, magnanakaw po yan, I swear. Magnanakaw po yan kasi babawiin niya po yung mga pera na ibigay. Kunyari, meron dyan siyang mga financier, check ko ah, kung sino man yan, pahiram muna ng 20 million, pamunmud ko. Okay? Pag nakaupo po yan, mangungurakot yan, magnanakaw yan, para yung 20 million na napamudmud niya, mabayaran. Times pa. Opo. Kaya yung mga politiko po, pagdating ng eleksyon na namimigay ng pera, huwag niyo po iboto yan. Dahil magnanakaw po yan, I swear, I promise, I swear to God, itataya ko po lahat ng ari-arian ko, pati yung mga suot ko sa katawan, hanggang sa hubad-tubad na ako. Ang mga politiko na nagpamudmud ng pera sa araw ng kampanya, nagbibigay ng 500 kung ano-ano, 1,000, 5,000. Magnanakaw po yan. Ngayon, kung talagang gipit na kayo, sabi nga ni yung maong Cardinal Sin, wala talagang pambigay ng bigas, tanggapin niyo pero huwag niyo iboto. Mr. Santiago, sir. Magandang hapon po, Idol Rafi. Opo, sir. Ano pong may paglilingkod natin, Idol? Opo, sir. Sir, ito pong Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay, yung Bulawan Opo. River, nag-iba Opo. Po yung tulay. Opo. Nung panahon po nung Rolly, Ulysses. Opo. Ngayon sir, kawawa naman sir yung mga tao doon, tumatawid sir, at itinataya nila yung kanilang buhay. Opo. Nagipagpatintero kay matahaya. Maayos po yan. Opo. Ang sabi daw nila sir, doon sa mga LGU, ang patay-patay ata dito parang yung DPWH. Yun ang sabi ko, opo. Sa akin pong pagkakaintindi sa mga sinasabi nila, baka naman sir, kilos-kilos naman dyan. Opo, hayaan niya, makikipag-ugnayan po kami at hindi po natin hayaan na mapatagal pa yung paghihirap ng mga residente po dyan, lalo na po sa komunidad. At habang maganda po ang panahon, ay sisikapin natin na maaksyonan po kaagad po yan. Okay, so yung sa lalo madaling panahon sir, mga kailan po kayo yun, Sir Andrew? Opo, actually ngayon po pagkatapos ng pag-uusap natin na kukunin ko na po yung agad yung detalye at aalamin ka agad natin na supposedly po dapat makasama niyan doon sa mga na-requesta na natin ng pondo dahil nga po nung nakaraang bagyong Ulysses, tapos aalamin na po kagad natin kung ano yung konkretong action na maibibigay po natin sa kanila. Asahan po namin sir, babalikan po namin kay sir by before Tama Friday. Po, wala pong problema, Idol Rafi. Sisikapin natin na mabalik po ang kaginawaan ng mga komunidad dyan na madalian na po sila ng pagtawid at napaka-importante po talaga ng tulay na yan. Ay, ikaw dapat ang tumakbong senador. Senator Andrew Santiago. Huwag naman, Idol, huwag naman. Hindi sir, pag ikaw tumakbo, kakampanya kita, o, di ba? Ang importante po, nagtutulungan tayo, Idol Rafi. Taga-subaybay niyo po ako. Salam. At mara isang karangalan at makakatulong po at makakasama niyo kami sa pagtulong. Apo, isang karangalan din po, makakasama ko po yung isang tao na may malasakit po sa mga taga-Albay. Maraming salamat po. Tama. Thank you po. Salamat po. Thank you po. God bless po, Sir Andrew. God bless din po and more power, Idol Rafi. Sir Siki? Thank you. Po, Sir Idol. Narinig mo naman, ginagawa namin lahat para naman kumilos-kilos na yung mga dapat kumilos dyan. Hopefully, sabi ko after one week, meron na tayong resulta. Okay, sir? Okay po. Maraming salamat po, Sir Idol. Opo, ingat po kayo palagi. God bless po, sir. Okay po, sir. Thank you po. God bless din po. Wala akong pinapatamaan, pero yun naman talaga ang reality. Totoo naman talaga yan. Kailangan pa kuminsan latiguhin yung mga kinukulan. Parang sa kabayo. Para tumakbo. Pag hindi mo nilatigo, hindi tatakbo. Sana wag na. Sana hindi na dapat latiguhin. Tumakbo na kayo, tumakbo. Ibig sabihin, andan na andan para umaksyon.
Kasi kawawa naman in the end dito, ang nasu-shortchange palagi rito, yung taong bayan. Parang dito, oh, pag hindi kami umaksyon, akong tatamaan. Kaya nilalatigo ko itong staff ko. Nag-guess nyo, hindi nga totoo. Opo, tama naman po. Eh kasi pag hindi tayo umaksyon, sino bang sinisisi ng mga netizen? Ako ang sinisisi. Eh, dyan sa RTIA, hindi na-action yung problema ko. Ako. So para action, umaksyon ako at para umaksyon din mga tao ko, latigoin ko yung tao ko. Hindi literal po ah, hindi po literal. Hindi po literal ah. Oh, ganun po kami rito. Oh, di ba? Kaya nga, dito makikita nyo po, mabilisan po talang action namin. Action agad, ika nga. At yan po ay sapagka siniseryoso po namin ang aming trabaho dito. To God be the glory! Buhay ka, Idol Rafi. Idol, meron na po tayong 18.7 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Thank Rafi. Thank you po. Thank you. Thank you. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications, mga bagong videos po ng Rafi Tool for Action YouTube channel.